Hi guys! Kamusta? So sa video na to, i-share ko sa inyo yung mga bad experiences ko and good experiences ko sa dormitory dito sa Taiwan. So kung gusto nyong malaman, please keep on watching! So guys, yun na nga, no? For the record lang guys, pang tatlong lipat na namin ngayon dito sa aming dormitory, and this is just temporary, so lilipat pa rin kami. Sabi nila by the first or second week of October, lilipat na naman tayo. And then, yun yung isa sa disadvantage ng dormitory dito sa Taiwan, na wala kang permanent place minsan. Maswerte ka kung hindi ka nalilipat or yung dorm mo, yun na talaga yun. Since pagdating mo, tatlong taon mong kontrata, eh yun na, dun ka na sa dorm na yun. Hindi ka tulad namin na nagpalit kami ng broker, nagpalit din ng dorm hanggang sa palipat-lipat kami, and sobrang hirap kasi nga, syempre yung mga gamit mo, tapos maiiba-iba ng roommates, although maganda rin siya kasi nga, nakakakilala ka ng iba't ibang tao, tapos na-experience namin tumira dito sa dorm na to na maganda, tsaka mas malinis, may sariling CR. So, isa yon sa mga disadvantage. Next, disadvantage. Siyempre, pagdating nyo dito sa Taiwan, mostly kasi na factory worker, nagdo-dorm, may dormitory yan na pinoprovide ng employer under broker. So, kaya po nagdo-dorm kasi nga, under kayo ng broker nyo, para if anything na nangyari sa inyo or any concern, pwedeng-pwede nila kayong mapuntahan or madali lang kayong puntahan kung saan yung room ninyo, kasi guardian nyo rin sila dito sa Taiwan. And para maiwasan din yung mga nag-TNT, kasi syempre, ma-monitor nila yung labas at pasok nyo sa dorm, diba? Kung papasok pa ba kayo sa work or kung saan kayo pumupunta. So, part na po yun ang pagiging factory worker. Merong mga cases na pwede ka kumuha ng bahay, pero depende pa rin po yun sa inyong company. So, ito na nga guys. Pagpunta nyo dito sa Taiwan, pagpunta nyo sa dorm, papansin nyo talaga na sobrang liit ng spaces. So, minsan, kung swerte ka, mapupunta ka sa dalawahang kwarto lang, apatan. Pero, ang pinakang una ko talagang room, guys, is 12 kami sa isang room. So, para sa akin, okay lang yun. Kasi, at least may sarili-sarili kayong bed. Kasi, akala ko talaga, nung pumunta ako dito sa Taiwan, eh, tabi-tabi kayong matutulog at sasahig. Talagang, yun yung in-expect ko, guys. Hindi ko naman in-expect na maganda yung room. So, yung room naman tiles, may aircon, tapos pwede rin kayo mag-cortina kung gusto niyo ng mga divider, ganyan. And then, yun nga lang, wala talagang CR sa loob. Madalang yung katulad dito na may CR. Kaya lang, temporary nga lang itong dorm namin. So, yun, expect nyo guys na yung space nyo is maliit lang, good for one person lang talaga. And halimbawa, kung sa taas or sa baba ka mabibed or kung saan pupuntang bed, syempre, yung sa baba, share na rin kayo ng space nung nasa baba mo kung sa taas ka nakabed. So, yun, space guys, sobrang limited lang yung space. And the next is, pwede rin kayong maka-encounter ng maduming tubig katulad nung na-encounter namin sa previous dormitory namin, yung luma, kasi ang tubig nila doon is underground or yung meron sila mga tangke na yung mga tubig nire-recycle. Yes, nire-recycle yung mga sa CR na syempre pag naliligo ka, no, yung mga mababang tubig, nire-recycle nila yon. So imagine, kahit na nire-recycle yun, diba, parang nakakaano pa rin gamitin kasi nga parang madumi pa rin. So, kaya may times na alam mo yon, yung pag naglalaba ka, bigla na lang nagbo-brown yung tubig na lumalabas dun sa gripo o kaya naman putik na yung lumalabas. Yun talaga yung isa sa mga naging struggles namin dito sa Taiwan. Maswerte kayo kung maganda yung patubig ng dormitory nyo, pero ako talaga na-experience ko yun guys. Kaya minsan, naglalagay kami ng yung pangsala sa tubig, tapos makikita mo kulay brown na yung pangsala na yun. And then, meron din experiences na shortage of water, tapos shortage of hot water. Kasi pag winter, syempre kailangan talaga yun is may
hot water sa shower, minsan nauubusan. So, ang ginagawa namin noon, kumukuha kami sa water dispenser, inaubusan din yung water dispenser. So, yung mga water concerns dito sa Taiwan, guys, minsan nawawalan din ng tubig, ganyan. Pero ngayon naman, okay naman yung tubig dito and dun sa bago naming dormitory. Talagang okay naman siya kasi yung water niya is running water na talaga siya, hindi siya yung underground water. So, napakalaking bagay nun para sa amin kasi nga, syempre, yung ipapaligo mo, diba? Minsan nagkakaroon ka ng mga sakit-sakit sa balat, pimples, ganyan. Kasi madumi yung tubig. And then, ang iniinom namin tubig, guys, is bumibili kami ng mga mineral water. Yung pinakita ko sa vlog ko doon sa room tour ko. 6 pieces siya is 35 NT, pero dito mas mahal, 50 NT. Isang box is 50 NT doon sa kabila. So, mura lang naman siya and okay lang yung mag-invest kayo sa tubig kasi para sa sarili nyo lang din naman yun, diba? So, yun na yung mga problema sa tubig. The next disadvantage, guys, and problems is yung naglalaba ka, diba? So, maglalaba kami sa sampayan. Eh, hindi naman lahat nagda-dryer. May mga instances, guys, hindi ko naman sinasabi na lahat, na nawawala ng damit. Lalo na yung mga pants na Levi's, may mga tatak Levi's, ano pa ba? Yung mga jug, alam naman, guys, promise. Talaga, nung mga bago pa lang ako dito, nakakabalita ako ng mga ganun, yung nawawala ng pantalon at damit. Meron pa nga isang case, buong tray niya nawala, isasampay niya pa lang. Kakatapos niya lang maglaba, nawala na. Nakakaloka, so please, ingatan niyo yung mga damit ninyo na nakasampay. Kung maaari, ilapit niyo sa CCTV. Kasi may CCTV naman sa sampayan, kaya lang minsan wala. So, ang ginagawa namin, sa loob na lang namin ng room, sinasampay. Pero spin na kasi yun, hindi na yung tutulo. Tapos may mga sampayan na lang kami na binili para hindi lang mawala yung damit namin. Sad to say, nangyayari talaga, guys, dito sa Taiwan. So, I'm telling you all of these struggles and problems sa dormitory para if ever napupunta ka dito sa Taiwan, you're going to be ready and open-minded. Kasi kung paarte-arte ka dito, wala. Masyashock ka talaga, guys. Tapos, minsan naman, another thing is the aircon. Yung aircon minsan luma na. So, ang dami-dami nyo sa room. Lalo na kung medyo malaki yung room nyo. Hindi na siya lumalamig. Tapos, ang bill nyo ang laki-laki. So, dapat i-concern nyo agad yun sa coordinator ninyo para mapalitan yung aircon ninyo at hindi masayang yung pera ninyo. And guys, aircon pa din. Bawa, panggabi, pang umaga kayo, no? Dito kasi madalas nagkakaaway eh. Siyempre, mag-aircon ang pang umaga, mag-aircon ang panggabi. Ang lalabas na bill nyo, 3,000, 4,000, diba? So, ang gagawin nyo lang, guys, is mag-usap kayo and then mag-timer kayo. Halimbawa, 4 hours sa umaga, start kayo ng 10 hanggang 2 p.m., diba? And then, sa gabi naman, start din kayo ng 10 p.m. to 2 p.m. 10 p.m. to 10, 2 a.m. pala yung pagsapang gabi. So, para mas maximize yung gamit ng aircon. Kasi nakakaano din naman kung malaki yung pag-aambaganan niyo, 'di ba? Kasi kayo magbabayad ng aircon, guys. Depende yun kung ilang kayo sa room, i-divide yun sa inyo monthly. And then kasunod is of course yung mga washing machine, dryer, at saka spinner. Mostly naman lahat ng dorm may ganun kasi syempre minsan pag overtime ka na overtime, wala ka nang time maglaba, sobrang pagod ka na, so ayaw mo na magkusot. Disadvantage lang nun, guys, is may mga washing machine na NG or no good or sira. Dryer sira, spinner sira. So, yung mga kind ng ganong problema encounter nyo rin sa mga dormitory. And if ever naman nakinaan yung pera ninyo, nagulog kayo ng 30 NT, pwede nyo naman sabihin sa coordinator ninyo para palitan nyo na yung hinulog mong pera doon. Kung alam naman nila na NG yung machine na yon para may ipaayos sila and then lipat ka na lang sa ibang machine. So, pag magsasalang kayo, make sure nyo lang muna na okay yung machine na pagsasalangan ninyo ng damit ninyo, ha? Para wala masyado maging problema. And pag sinabing 30 minutes tapos na, balikan nyo na agad kasi alam nyo namang marami pang ibang gagamit nung machine na yon. So, wag nyo na paabuti na kinabukasan pa yung winashing ninyo kasi baka mamaya, eh kung saan na yun ilagay nung kasunod. Minsan, pwede naman kayo mag-iwan ng lalagyanan doon or tray para doon nila ilalagay yung damit mo. Pero kung alam mo naman na 30 minutes lang yung washing, 30 minutes lang yung dryer, balikan mo na agad para makagamit din yung iba. Okay? And then, the next is, ito guys, recently lang, lost of money
or gadgets, yung mga valuable things natin dito. May mga instances din talaga na hindi maiiwasan na may nawawalan. Dormitory man yan or sa company, kaya ina-advise talaga ng HR and ng mga coordinator na pakiingatan yung mga mahalagang gamit, lalo na yung pera, kasi minsan hindi naglalock ng room or wala kayong susi lahat. So, lahat naman ng room is may cabinet. Ilock mo na lang dun yung pera mo para safe. Kasi pag, ano, sa dami yung sarumalo kayo, tapos na wala ka ng pera, di ba? Ang hirap naman magbintang. And malamaya hindi makita sa CCTV kahit na may CCTV bawat labasan ng room. So, ingatan nyo yung mga cash nyo, guys. Lalo na pag bagong sahod kasi marami talaga dito ang case na nawawala ng pera. Ganon din sa company, hindi naglalock ng locker, bagong sahod, nag-withdraw, nawala yung 20,000. So, sayang, di ba? Kasi nga, pinaghirapan mo yun eh. Siyempre, hindi naman natin ano na talaga may mga taong gano'n. Nakakalungkot man isipin, pero tayo na lang yung mag-iingat para, alam mo yun, para hindi masayang pinaghirapan mo. Gadget, cellphone, pera, okay? Ingatan nyo po pagpunta nyo dito sa Taiwan. Ito pa guys, another problem na na-encounter ko is yung maduming CR and then bathroom. Okay, hindi ko masasabi na lahat, okay guys. Yung minsan yung gilid ng CR mo, alam mo yung dito, naninilaw na, nangingitim na, hindi malang kinukuskus to naglilinis. Tapos, pagpunta mo sa CR, may nakadikit na napkin, may hindi nagtapo ng napkin, may bote ng shampoo na hindi na lang itinapon, may hindi nag-flush. As in, guys, okay, yun talaga ang problema sa isang dorm. Minsan, kasalanan din ng mga dormit ng mga tenant. Kasi nga, hindi ganun kalinis. Siyempre, ang naglilinis lang kasi sa dorm namin noon, guys, is babaeng matanda na. So, siyempre, ilang floor yun? 4 na floors. So, ang hirap na kuskusin lahat, diba? So, ang ginagawa niya, brush na lang konti, tapos spray niya ng water. Ganun na lang siya maglinis kasi matanda na nga. Ay, nakakaawa din naman. So, yun, baka ma-experience nyo rin yung maduming CR dito, tapos yung mga napkin na nasa CR. Nakakalungkot, pero lagi naman pinapaalalahanan ng coordinator yung mga tenant na sana self-discipline naman. And pag pumunta kayo dito, huwag na kayong dumagdag sa magdidikit ng napkin, ha? Bago kayo umalis ng CR, lumingon muna kayo kung may naiwan kayong napkin or gamit para naman hindi nakakaawa yung naglilinis sa ating dorm. And then guys, ito pa, yung mga ipis at saka daga. Katulad minsan, di ba sa video nakita nyo, may ipis na dumadaan dyan. Kasi minsan nga, may mga pagkain kami, so hindi siguro namin masyado naku-close. Nagkakaroon ng ipis. Although yung mga ipis dito guys, is mga cute na ipis, maliliit lang sila. Pero syempre, madumi pa din yon. So, nagpo-provide kami ng mga pang-spray. Tsaka kailangan talaga maglinis ng room nyo. Syempre, sariling room nyo, sariling linis nyo, di ba? So, kailangan yung talaga. Tapos, syempre, minsan may mga daga. Pero, madalang naman yung daga, guys. Parang, madalang ko naman na-encounter yung daga. Kasi nga, sa taas naman ako lagi, yung building namin. And then, yung last building naman is bago. Parang nakakita lang ako ng daga nung bumagyo. Oh my God, ang laki-laki ng daga. So, okay lang. Sanay naman tayo sa daga. Meron nga sa Pilipinas, diba? So, siguro sanay na rin kayo. And, guys, of course, dormitory problem is yung sa schedule ng pasok. Halimbawa, may mga panggabi, pang-umaga, dapat maging conscious kayo. Kapag may natutulog na panggabi and day off ka, huwag kang mag-ingay, huwag kang magbukas-bukas ng ilaw, diba? Huwag kang kalikalikot ng mga plastic, o yung ganyan, plastic, di ba, ang ingay. Eh, pag natutulog, minsan yung iba mababa yung tulog. So, iwasan nyo na yun. Gumawa na kayo habang hindi pa natutulog yung mga panggabi. Katulad sa amin, 10 p.m., 10 a.m., yun yung mga, namin, guys, curfew. So, after nun, patay ng ilaw, wala nang maingay, ganyan-ganyan. Para naman, hindi na didistorbo yung tulog ng iba. And, kapag mahinirap kang gamit, isoli mo agad, okay? Para hindi naman nawawala ng tiwala sa yung karoom mo. So, basta yun guys, pakikisama lang sana sa magiging karoom ninyo pag muta nyo dito sa dorm. And, those are the some tips and reminders sa mga dormitory. Sana magandang dorm yung mapuntahan ninyo. And, kung hindi man, tibayin nyo na lang yung loob nyo guys. So guys, ito naman yung mga advantages sa mga dormitory, okay? So, ito naman ipara sa akin lang na opinion. Kung anong opinion nyo, bahala kayo.
of course, the security. Siyempre, pagpunta mo dito sa Taiwan, wala kang kaalam-alam, diba? So, mas maganda na yung may tutuluyan ka na ready. Na isang dormitory, na may mga coordinator, tapos may mga CCTV. So, mapapalagay ka na you are safe. And yung family mo, makakampante din na safe ka naman dito sa Taiwan. So, yun talaga number one ko na concern. Kasi guys, yung mga dormitory dito is magkaiba yung babae sa lalaki na building. And then, bawal pumunta yung lalaki sa building ng babae and yung babae sa building ng lalaki. Kasi meron yung warning letter and hindi talaga guys yung pinapayagan kahit mag-asawa pa kayo. Okay, so maganda yun, diba? Parang security na rin yun. And then, syempre, kapag, pag masikip sa room, marami kayo. And other hand naman, guys, marami kang magiging kaibigan, marami kang magiging karamay. Halimbawa, di ba, pagdating mo dito, depressed ka, ganyan. Pero pag may kasama ka sa room, may mga kakwentuhan ka, medyo maaliw-aliw ka. So, yun yung advantage yun, magkakaroon ka ng mga kaibigan. Meron din yung magiging kaibigan, pero at least mayroon kang kasama. Kasi mababawasan talaga yung stress mo at saka yung pagiging homesick mo. May mga kachismisan ka, di ba? And then, of course, pag may dorm, kadalasan yan pag Pasko, may mga Christmas party, ganyan. So, masaya kahit papano, kahit na wala ka sa Pilipinas, tas may mga Christmas party, may mga room decoration contest, dance contest, singing contest, raffle, yan, may mga ganun sa dormitory namin. So, nakaka-excite din naman and kahit papano nakaka-aliw pag Pasko. And then, of course, kapag, halimbawa, hindi naman tawag dalangin, may namatay sa pamilya mo, or basta kung ano mga incident, pwede kang manulisit sa bawat room for donation, any amount. Tapos, lahat yun kahit sa anong dorm. So, meron kayong pagkakaisa or unity, di ba? Na malalapitan ka if ever na wala kang ready na cash, uwi ka biglaan kasi emergency. So, pwede yun. So, yun yung isang advantage ng dormitory. And guys, kung may alam pa kayong disadvantage and advantages ng isang dormitory, so paki-comment na lang down below. So yun yung mga based sa mga experiences ko, guys. Disclaimer lang, hindi ko naman sinasabi na mararanasan nyo yun. And hindi ko naman sinasabi na lahat ng dorm ay ganito dito, okay? Part na yun ang pagiging OFW mo. And kailangan mo na yung tanggapin. So guys, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!